Okay, salamat mga bro. Konsensin nyo, medyo parang bago pa sa debate kasi kapag naladaran dyan. Kasi parang objection, medyo Objection, moderator. Sige. Exercise comments po ang debaters. Yan lang pag ating role. Ano ito, diba? Rebuttal dapat po. Okay. Sige po. Pasensya na. Wala nang tama na loob. Kasi yun lang naman sabihin ko, bro. Parang masama yung loob mo. Pero ito na, dito lang tayo sa aral, no? Sabi niya kanina, rebat ko lahat, no? Sabi niya kanina, yung nun na ako maglibat ng mga nilatag niya, actually lahat ng natukul sa Diyos-Diyosan, alam ko. No? Ito do 26, debate ko sa 26, 1. Deuteronomio 4 sa 6, tama. Kama 23, kama 25. Deuteronomio 5, 8. Deuteronomio 27, 15. Hukom 17, 3 hanggang 4. Hukom 18, 4 dire-diretso. Unang Hari 21. Lahat na talata sa Bible. Tungkol sa mga rebultong Diyos. Kasi alam ko yan. Bro, kaya wala kang loss dyan. Sa original Hebrew manuscript, kasi sabi mo, depende sa salin. Doon na tayo sa original. Actually, hindi naman ako ganun kagaling sa original Hebrew manuscript, sa Hebrew, salitang Hebrew. Pero meron tayong mga Bible concordance, Bible tools. Napag-aral naman siguro tayo ng paano English, marunong tayo magbasa. Kaya dapat, kung sasabihin mo, tindigan mo mali yung salin, siguraduhin mo, kailangan alam mo yung original Hebrew bago mo harulan ang maling salin yan. Kasi nagsabi ka pa kanina, huwag dadagdagan, huwag babawasan. Tinanong kita sa original Hebrew manuscript, di mo pala alam. Basabihin, nag-aside comment. Aral mo to, ikaw na sabi. Kapatid. Hindi ko latag yan. Kapatid, excuse me, moderator. Moderator, pakat nga nung time. Nag-aside comment na. Debatal na eh. Moderator, ano? Ang awal din. Ang trabaho niya po, kapatid, magre-rebattle, hindi po magsa-side comments. Moderator, may side comment po. Ewan ko, moderator, ha? Pero wala naman akong side comment. Puro tungkol to talata. Moderator, wala naman akong may sinabi ba akong masama, marakit. Wala naman, moderator, diba? Tungkol to sa pinag-usapan namin ganyan. Pasensya. Salamat moderator. Sana wala naman kasi nawawala ako. No? Sana ba ako? Pas na wala tuloy ako. Ayun. Yun sa sinabi niya na wag dadagdagan, wag babawasan. Sabi mo yan kanina, bro. Bago tayo magsabi ng ganyan, siguro din natin alam natin yung ugat talaga. Kasi sabi mo bawal dagdagan, bawal bawasan. Pero tinanong kita sa original Hebrew manuscript. Sabi mo, hindi mo latag. Hindi mo nga latag, pero yung talata, latag mo. E kung tanongin kita sa English, ang nakasulat dun sa Exodo 24, do not take an idol, latagang ito, letra for letra. Sasabihin mo, hindi mo tanggap. Lalabas niyan, kayong mga SGA, pero talaga yung mga Bible translation na hindi nyo pwedeng tanggapin kasi taliwa sa aral nyo. Aral yan, bro, ha? Aral. Hindi tayo, hindi yung Bible, yung mag-a-adjust aral natin. Tayo yung mag-adjust sa Bible, lalo na sa inyo, sola scriptura. Po letra to. Ngayon, sabi mo kanina, bawal gawa ng monumento si Kristo. Ngayon, nagtanong ako, alam mo ba yung talata, letra po letra, monument of the Lord? Hindi mo alam, hindi mo latag. Sige, pass, granted, pass, wala na yung problema yan. No? Latag ko na, para masama na. Sabi mo kanina, Isaiah 19:19. In that there shall be an altar to the Lord and a monument to the Lord thereof. Ang mga salin na Bible, the Douay Rheims Catholic version, the Living Bible, Protestante, Douay Rheims 1918 American Bible, New Living Bible translation, Protestante, New Century version, Easy to Read version, New International version, Holy Catholic Bible, the Message Bible, Funded Bible, New International version, International Standard Version, napakarami. Hindi ako nagdadagdag, hindi ako nagpapawa. Ultimo sa mga Spanish Bible, ito, Santa Biblia Nueva Versio.
Enikel dai habran alta para el Señor el corazón mismo de Egipto. En su frontera, un monumento al Señor. Oh, monument of the Lord. Nilatag ko na. Para sabi mo, hindi mo naman nilatag ko. Ang nilatag mo ay nabrobabal. Eh, nabara ko to. Monument of the Lord. Sabi mo, ba, depende sa talent. Sa original Hebrew manuscript, sa Strong Concordance, nung binisita ko yan doon, ang nakasulat yan, Masebo. Na ang ibig sabihin talaga, image. Ikaw, gumagamit ka ng King James, ano, the Black King James Version. For info, sa King James Version, yung ginamit yan, yung Masebo, na nasalin sa original Hebrew manuscript, ilang beses yan sinalin ng King James Bible as an image. Gusto mo ito? Mga talata. Sa King James Bible, no? Oh. Ah, dito sa... Ito mga ano ng King James Bible, no? Sa Exodo 34.13, Deuteronomio 5.13. Marami. Yung masebot, ito, Leviticus 26.1. Kung yung mga image generalita, na isalin yun as masebo. Original Hebrew manuscript. Inalin mismo na King James yun, masebo. Kaya itong Isaiah 19:19 na nakasalin na monument of the Lord, image talaga ro. Kasi ang definition na masebo, monument or image, standing stone. Standing monument. Standing memorial stone. Diba? Gulat kayo, no? May talata pa lang ganyan eh. Daldalayan ang dalda dito. Di nyo pala alam yung mga talata na to. Ano, babasi lang tayo isang talata, ibang talata. Yung ibang talata na yan, lahat ng sa mga Diyos-Diyosan, wala yan. Wala akong habol dyan kasi mga Diyos-Diyosan ang ibinawal dyan. Tinanong ko siya kanina, meron ka bang nakita sa simbahan Katolik ang mga Diyos-Diyosan? Daw, hindi daw niya nilatag. Ibang klase, sinabi niya kanina, si Chris daw, mga banal, tapos hindi mo nilatag. Para lang magpas. Eh, wala naman yung problema. Kahit magpas ka ng magpas. Dagdag punto sa akin yan. Sa totoo lang. Sa debate, pagpas ka ng pas, ay matik na yan. Wala ka talaga na patunayan. Kasi sa cross-exam tayo magbabangga eh. Hindi naman sa stand. Eh sa stand pa lang. Puro ko letra po letra. Kanina pa eh. Ikaw, sabi mo na, ano to, Sabat day, no? Eh, alam ko naman yan kasi narinig mo yung Sabat dun sa taas. Eh, siyempre, Sabat, 7-day Adventist kayo, eh, dun kakakapit. Pero kung babasahin mo talaga yung konteksto, ito, babasahin ko, ha? Sa Isaiah 56, yung monument of the saints, kasi dalawa na napatunayan ko dito, monument of the Lord at monument of the saints. Kaya nga dito sa monument of the Lord, si Cristo talaga to, explain ko, bro, ha? Dito sa monument of the Lord, wala naman kaming ibang tinuturong Cristo o ay Lord o Panginoon kung hindi si Cristo. 2 Corinto 4:5. Okay? Dahil kung itutuloy mo yan hanggang sa isang ka... Ito ah, babasahin ko letra po letra. Kung itutuloy mo yan hanggang sa isang pagkat ang Diyos na nagsabing mula sa kadiliman ay sisilang ang liwanag ay siyang nagbibigay liwanag sa isang mga tapos upang makilala ang kaluwalhatian ng Diyos na nahayag sa mukha ni Kristo. Kaya nga sa Old Testament, mga angels yung ginagawang monumento eh, kasi Diyos doon hindi pa nakikita. Sa New Testament, si Kristo mismo, dahil si Kristo, ang imahe ng Diyos na di nakikita, unang Corinto, Colossus 1:15, sa ang imahe ng Diyos na di nakikita, the image of the invisible God, letra for letra, kaya nga monument of the Lord, dito nga sa, pabigatin ko pa dito yung tema, kasi sabi mo manin, Lord, pabigatin ko to. Ano ko? Babasa ang komentary. Sa Catholic komentary, siyempre Catholic ako eh. Sa Isaiah 19:19, but we must allow the Father and the Jews and the days of figure on this prediction regarding the Messiah with the altar with be lawfully elected in every nation. Kaya pala lumagat talaga yung altar ng Messiah sa buong sa lahat ng dako ng mundo. Kasi sabi ko nga kanina, natupad nga yung utos ni Cristo na palaganapin nyo sa lahat ng dako ng mundo. Gawin yung alagad na lahat ng mga bata, tawagin na bautismo nyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Papuloy natin yung
no, monument, the cross is set up wherever Christ is adored. Kita mo? Monument. Kung saan si Christ sinasamba, pag sambang adoration na, doon laging may nakatayong cross. The Egyptians shall embrace Christianity and St. Anthony Sobis shall live holy and also like. Sa Isaiah, tama yan, yung komentary na yan. Kasi kung papagpatuloy mo yan, Isaiah 19:9, letra po letra din. Sa talatang 20, it shall be a sign and for a testimony to the Lord of hosts in the land of Egypt, for shall rise the Lord because the oppressor, and he shall send them savior and defender to deliver them. Cry to the Lord, saan daw iyak sa Lord? Saan lugar? Kung saan may monument ni Kristo. Pagpatuloy mo yan hanggang 21, and the Lord shall be known by the Egypt, and the Egyptians shall know by the Lord in the day, and shall worship him and with a sacrifice and offering, and shall make vows to the Lord and perform them. Oh. Diba? Kung saan may lugar na monument, doon siya sarambahin, shall worship him. Letra for letra. Paano ngayon yan? Puro to taliwas sa sinabi mo kanina eh. Eh, hindi ko pa talaga tinutundro mga talata ko kahit umuulan na. Sa totoo lang, sa lahat ng laban ko, hindi ko pa talaga, mga 75% pa lang yata nilatag ko. Eh kaso hindi ko muna sa'yo ilatag to kasi naman. Sa iba na lang, oh, sa lahat ng mga protestante dito na nanonood, kahit sino, hindi lang kayo dyan, Rex. Salamat dyan, Rex, sa panyaya. At least, okay ka naman, bro, eh. Sa lahat ng nagsasabi, lalo sa mga GC dyan, ah, sinali nyo ako sa GC na yan, kaya dyan ako nababasa ko yung mga chat sa chat box. Kung sino man dito magsabi na ang simbahang Katolik ang masamba sa libro ng Diyos Diyosan, panindigan nyo. Kasi hahamunin ko kayo pag nakabasa ako. Kasi yan yung main doctrine niya, madalas ipanira niyo eh, lalo sa mga Katolik ng baguhan. Masipre, di naman lahat ng Katolik ko, talagang magaling sa Bible. Diba? Kaya nga sabi dito, diba? Mag-ingat kayo sa mga, ito, kabasaan ako na matitindi ngayon. Rebattle na eh, rebattle na pala. Ito, yung kaninang paghato, no? Sa Juan, sinabi ko ito kanina kasi tumahato pala siya, bata siya nakikita. Kasi nanong ko siya, sabi niya kanina, bawal daw daralan, maganang-ganang. So, huwag na nga kayong humatol, bata siya nakikita, humatol kayo ayon sa nararapat. Kung nakikita niyo lang, tanongin niyo, sinasamba mo ba yung ima? Ganun, humatol kayo ng nararapat, huwag na bata siya nakikita. Letra for letra, si Kristo mo nagsabi niyan. Diba? Oo. Oh. Dahil bro, kaya nga tinanong ito, kaya mo bang basahin yung puso't isip ng tao kasi di ka naman nagtatanong. Ako, tanongin mo ko, pag nagdasal ako sa ima, eh, tanongin mo ko. Eh, nakasulat yan, urus talaga yan. Oh, kami nang tumupad sa Isaiah 19:19, sa Isaiah 56:4. Eh, hindi ko natututuro dito yung mga tata ko, meron akong katuparan niya sa New Testament. Eh, kasi sa iba na lang, eh, marami pa akong mga bigatin gusto makaharap dito eh. Na mga puro mga beginner pa. Na. Kaya nga, diba, mag-ingat kayo sa mga bulang propeta, mabulang mga ngarad. Galing sila sa atin. Eto, babasahin natin yan. Kaya nga sa mga kapwa Katoliko na mga nanonood dito, lalo na yung mga baguhan pa, no? Mag-ingat kayo sa mga ganitong klaseng alfi. Ito yung isa sa madalas na pangkikahit nila eh. Kaya ito rin madalas na tema ko. Pero marami pa naman ng ibang tema, no? Dito sa ito, sa unang Juan 2:18, mga anak, huling oras na gaya ng inyong narinig, darating ang Antikristo, kahit ngayon ay lumitaw na, at maraming Antikristong kaya nalalaman din na ang oras, sila ay lumabas sa atin. Oh, sila ay lumabas sa atin, ngunit sila ay hindi sa atin, sapagkat kung sila ay kabilang sa atin, ay magpapatuloy sana sila sa at kasama natin. Kita nyo na, eh sure ko yung mga ibang ano nyo, puno nyo, pasensya na, nabautismuhan sa Katoliko yan. Ay, umabas kayo sa amin. Eh, kung labanan ko kayo through church, kahit sino dito, lalaban ako through church, talagang dudrugin ko, kahit external evidence, encyclopedia.
Kasi kasama na rin tinapik ko True Church kasi inutos sa New Testament eh. O, madadamay talaga True Church. Kaya nga, sabi dun sa hula, diba, kung sa sila bundok ng Galilea, nabasawan niya sa Isaiah 54 hanggang 5, katuparan hanggang 7, sila dadaling ko sa aking banal na bundok. Sa New Testament, tinipon sila sa bundok ng Galilea. Inutusan sila doon, bago sumuhan nyo. Ilang lahat, gawin nyo lagad ang lahat ng mga bansa. Ah, sige, thanks na ba? Salamat, bro. So, ang tanong ko dyan, si sinasabi nyo ay hindi kayo sumasamba sa larawan. So, ngayon, ang tanong ko dyan, yung veneration ba na sinasabi mo, yun lang ba ay hanggang pagalang lang? Yes, bro. Babasahin ko, bro. Actually, towards pa nga yan eh. Ito, babasahin natin. Baba. So, CCC 21, paragraph 21-32, no? A Christian's veneration of image is not contrary to the first commandment, which prescribe idols in the honor rendered to an image passes to its prototype wherever veneration. Bro. So, sabi mo kanina, so, yung veneration ay hanggang paggalang lang. Paano kung may mabasa ko ngayon na yung veneration ay isa din sa pagsasamba, tatanggapin mong talo ka? Hindi ko tatanggapin yan, bro, kasi yung veneration, pwede rin namin ibigay yan sa Diyos bukod sa mga saints. Kasi paggalang yan, eh, siyempre, pwede rin namin galang Diyos. Pero hindi siya yung pagsambang natriya due to God alone. Kaya nga ang synonym niyan sa Tagalog, paggalang at utos yan. Base da sa Dos Tessalonica, Dos Gise. Kaya mga kapatid. Sige. Okay. So, matanong kita. Kasi sabi mo, ang Panginoon nag-utos ng ano, gumawa ng statue ng mga banal. Kung inutos ng Diyos na gumawa ang mga gawan ng statue ang mga banal, bakit sinabi sa 2 Kings 23 verse 18 hanggang 19 na nagalit ang Diyos sa mga taga Samaria? Ah, magandang tanong. Ah, magandang tanong kasi ang ginawal dyan, Diyos-Diyosan, Pesel. Ibig sabihin ng Pesel, mga imaheng Diyos-Diyosan, magagalit talaga ang Diyos dyan. Kasi nga, mga Diyos-Diyosan yan, Pesel. Di mo alam sa iba yan, di ba kanina rin nanong kita. Kasi nga, marami naman ibang, hindi lang naman yan yung Diyos-Diyosan. Pwede ka nga sumama sa araw, Diyos-Diyosan din yung araw, pero hindi Pesel yun. Kasi naman imaheng yun. Okay, kapatid. Kasi ang topic kasi natin, monumento ng mga banal or statue. Tapos ang ginawa nila dito, sabi nga sa 17, oh, at pagkagayoy kaniyang sinabi, anong monumento yaong aking nakikita? At isinaysay ng mga lalaki sa mga bayan, yan ay libingan ng mga lalaki ng Diyos. Diba, mga saints yun? Mga saints o hindi? Mga prophet. Ano yun, bro? Sige, tuloy mo. Yung ano, bro? Yung sa 1 Kings, ano, sa 2 Kings, tanong ko dito. Kasi ang topic kasi natin, monumento ng mga banal. Oh, ano bro? Kukuha mo? Ah, sige. Gumawa sila ng monumento ng mga banal, bakit nagalit ang Panginoon? At ipinatay yung mga saserdote. Sa 20. Hey, bro. Hindi yan iniutos kaya nung talatang binasa ko sa kanina at nang banal nila yan, dyan na nag-idol. Yung idol natin na dyan, hindi kagaya sa amin sa simbahang Katoliko kasi sa Isaiah 19:19, sa 56:4 lang kasi inutos talaga sa amin at hindi para sambahin. Para igalang lang kasi sabi ko nga sa Dr. Silon, inutos yun bro, igalang mo ang dapat igalang sa Roma. Parang nga lang na dapat parang. Okay. Yung pagagalang bang tinutukoy mo? Yun ba yung doon ka maghihingi kung anong hihingiin mo? Like for example, kay Saint Vincent, ang paniwala ng mga Katoliko dyan, maghihingi sila kung anong hingin nila kay Saint Vincent at si Saint Vincent ang sasagot. May utos ba sa Biblia na ang imahe ni Saint Vincent ay dapat magdasal tayo doon? Una sa lahat, bro, mali yung paunawa mo.
dagdag pa na lang yan, utusin yan. Kaya nga sabi dito, malaki ang nagagawa ng dalangin ng tao matuwid. Dito babasahin ko siya, bro. Let's travel, let's okay. So, ang ano dyan, gagalangin? Kaya bro, ano ba, magpagsagot muna ako, bro. Huwag mo nang ano, babasa ko siya, let's travel, let's so, sasagutin ko na, bro. Okay. Sasagutin kita, bro, ha? Ang ginagawa namin, ang hingi kami ng dagdag panalangin kasi utos yan, Santiago 516. Kaya't ipayag nyo sa isa't isang inyong mga kasalan, ipanalangin nyo ang isa't isa upang gumaling. Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Letra for letra. Okay. Ito na tanong. Ang panalangin kapatid kasi ginamit mo yung ano na magdasal kay isa't isa. Ang tinutukoy ba dyan kapatid yung yumauna o yung buhay ang magdadasal? Sagot. Siyempre, kasama yung umao. Apokalipse sa isjis, sila sumigaw ng may malakas na tinig. Kailan pa, o makapangyarihan Panginoon mong banal at to bagamat umatol at ipagiganti ang aming dugo sa mga naninirahan sa ibabaw ng lupa. Okay, pinagdadasal yung mga naninirahan sa ibabaw ng lupa ng mga taong banal sa Panginoon. Letra po, letra. Okay. Ang tanong dyan, kapatid. Ang mga patay ba ay makapagdadasal pa ba? May mabasa dito, bro. Yes. Ito, bro. Saan yes. Saan? Saan? Ito, letra for letra. Makinig ka muna. Apokalipsis sa isjes. Sila humisigaw ng may malakas na tinig. Kailan pa o mga pangyari Panginoong Kubanal at ito muhahakulan at ipaghiganti ang aming dugo na mga naninilan sa ibabon ng lupa kung batayan mo yung San Jebe, mga kaluluwa yan. Letra po letra, apokalipsis. Diba? Apokalipsis sa isjes, letra po letra, na nanalangin na sa Diyos. Na, yun ka muna tayo. Okay. Yung mga saints ba ng Katolik, lahat po ba yan ay biblical? Ay, siyempre! Biblical yan, si Saint Peter. Oh, ay, nakasulat sa Bible yan, si Saint Paul. Biblical yan. Okay. Kaya nga dito nga, tinam mo dito ah. Ay, manda ito. Okay. Huwag kang masama po, mawawalas kang ka. Oh, tinam mo bro ah. Babasahin sa ito bro. Ito, letra po letra to. Gusto mo, mga banal. Patay mo dito, lipat. Ito ah. Babasahin ko sa iyo bro. Ito ah, sana ba mo naman yung tanong. Next question. Next question daw. Okay, follow-up question, follow-up. Kasi sabi mo kanina, lahat. Ang tanong ko dyan, Si San Antonio de Padua nasa Bible ba? Si San Lorenzo Ruiz. Si San Rafael, si San Roque. At yung iba pang mga saints. Yun ba sila ay nasa Biblia? Sagot. No. Pero mga Katoliko 'yan, mga saints 'yan. Pero babasahin ko sa iyo. Bro, letra po, letra ulit tayo dito ha. So, ibig sabihin, kapatid, follow-up question. Teka muna, huwag mag-next question. Babasa muna ako ng ano, letra po letra. Okay, nasagot na eh, nasagot na eh. Nasagot na eh. Sa pahayag 7-9, pagkatapos nito ay nakita ko ang napakaraming tao na di kayang bilangin inuman sila mula sa bawat bansa, lahi at wika o lahat ha. Universal. Nakatayo sila sa harap ng trono ng Cordero ng Diyos. Ang damit na puti at may hawak na mga paraspas o mga Catholic Church, mga saints, letra po letra, payag, okay. So ngayon, ginamit mo yung Apokalipsis 9:7, may sinasabi ba dito na mga Katoliko to lahat? May Katoliko ba sinasabi dito? Ito nga, basahin ko sa iyo ba, Catholic nga means universal. Bawat bansa, lahi, bayan at wika, nakatayo ira sa harap ng trono ng Diyos, nakadamit na puti at may hawak na palaspas. O kami may palaspas eh. Ang kapatid, magpapalaspas kami dito. Excuse me. Letra po letra yan bro. Hindi mo yan bulay. Okay. Ayon sa Biblia ay huwag nating dadagdagan. Ang tinutukoy ba dito ay ano? Katoliko or mga saints lang sila? Walang nakalagay kung anong religion nila. Sagot nga bro, mga Katoliko yan, kasi Katoliko pa yung mga sinaunang tao eh. Kaya nga ito, bansa, lahi, bayan, at wika, means universe.
Kasagot mo na, bro. Mawawarning ang kasayang yung oras. Gusto ko pag sumagot sa tanong mo eh. Ito ah. Nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas eh. May mga hawak na palaspas eh. Wala na mga palaspas eh. Kaya nga sa True Church, di ba? Una, gawa, 9:31, Ecclesia Catholic, ito, Eminon, Ecclesia Catholic. Okay. So, gumamit ka naman ng gawa, 9:31. So, ayun ba sa gawa? Okay na? Pasok na ako? Pasok, bro. Okay. Sa gawa 9:31 na ginamit mo, may sinasabi ba dito Iglesia Katolika? Ah, siyempre, letra ko letra. Yes, Yemenon, Iglesia Katolik. Kaya okay. Sa CCC, the word Catholic means universal according to the totally or keeping with the whole. Hindi lang by name. Laganap kami talaga sa buong mundo. Almost 1.3 billion 2019. Maghanap kami sa lahat ng tao base sa utos ni Kristo. So, wave ko na lang, rebattal na ako. Okay, so, ito kapatid ay paglilinaw lang tungkol sa worshiping image. So, yan, makikita na natin ang ating katunggali na iba't iba na yung kanyang pinatotohanan. May Katoliko is universal, hindi naman yun ang paksa. Hindi yun yung church ang naman dito. Ang paksa po ay worship, nag-utos ang Diyos na gumawa ng larawan na gamitin sa pagsamba. Kaso lang ni-revise yung ano eh. So, kung utos po ng Panginoon kapatid, ang ating pag-uusapan, so, malinaw po sa banal na kasulatan kasi sabi dito na huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay manibughuin. Aking idinadalaw ang katampalasan ng mga magulang at sa mga anak hanggang ikatatlo at ikaapat at hanggang huling salin na napupuot sa akin. Kaya kapatid, kung gumagawa tayo ng imahin, tapos doon tayo mag-pray, iyan po ay prohibited po ng Biblia. Kahit pa sasabihin na ito ay imahin ni Jesucristo. Kung ano yung natin kapatid, maraming version ang mukha ni Kristo. Oh, alam naman natin ang katotohanan na yung nakikita nating mga imahin yan, hindi talaga totoong Jesus yan. Gumaganap lang yan sa karakter ng the fashion of Christ. Kaya ito ay, ayoko sanang pakialaman itong ano na ito, pero itong kaibigan natin naghahamon talaga. Gusto ko sana study lang kung ano yung pag-aralan. Oh, sabi pa nga dito ni James Cavisil, I am not real Jesus, I am an actor. Kung tingnan mo yung sa imahin ng simbahang Katolika at saka yung larawan ni James Cavisil, magkakahawig talaga. So ito na naman, si Thomas Robert Powell. O titingnan mo yung imahin doon sa simbahan, kung hindi ba sila magkahawig? Sabi na dito, stop worshiping me. I am not real Jesus. I am an actor. O ito, si Diogo Morgado. Oh, he is only an actor. Don't worship him as a Jesus. I am not Jesus in his life. He is only Diogo Morgado. So kaya kapatid, magtatok ka kung ano talaga yung totoong imahin ni Jesucristo. At saka, marami siyang talatang iginamit kanina na utos daw ng Panginoon. Utos daw ng Panginoon na gawa ng himain si Jesucristo at ipakilala. So, kabulaanan yan. Yan yung totoong bulaan. Alam mo kung bakit? Kung pinahintulot pa ng Panginoon yan, kasi pag nakabasa siya ng image, gumawa na kaagad, mali yun. Yung Colossians 1:15, wala kang mabawa
nagbabasa dyan. Sinasabi lang niya, he is the invisible God. He is the image of firstborn of every creation. Pero hindi po, sinasabi diyan na gumawa ka ng larawan ni Hesus Kristo. Wrong na naman. Oh, kasi kung sasabi, kapantulutan natin, nasabi ng Diyos, eh magkakontra-kontra na itong Biblia. Oh, sabi dito sa, ano, sa, sabi dito sa, sabi dito sa Revelation, 28 verse, ay, dito sa kwan, sa Revelation 21 verse 8, ngunit ang mga duwag na hindi nananampalataya at mga kasuklam-suklam at mga mamamatay tao, magkikiapid, mga nangangaway at mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at ang lahat ng mga sinungaling, ang kaniyang bahagi sa dagat-dagatang apoy at naningas na asupre at kaniyang ikalawang kamatayan so ng mabigat na parusa. So, ngayon, pag-aralan natin ang teaching ng Katoliko. Ito po ay sa ano, Katekismo, page 82, itinagalog ni Padre Predator. Sa pagbangon mo galing sa, mo sa banig, ay agad kang manikluhod sa harap ng isang cross o isang mahal na larawan. Nangyari ang tanda ng mga saka nagdasal sa tatlong ama namin, Santissima Trinidad, sa Diyos Ama, ay humingi ng pananampalataya, 10 pag-alala nang di mo siya malimutan, sa Diyos Anak ay daraing na mananalik at pati naman so putol. So dito nanikluhod sa larawan at pagdadasal. Ito ay mali na naman. Bakit? Ito hindi sa aking libro to ha. Ito ay na-search ko lang din. Na isa pala sa doktrina nyo na magdadasal sa harap ng larawan. Ito ba ay pinapahintulutan ng Biblia? Hindi. Kasi kung sabi niya yung mga patay daw ay nagdadasal pa, ginamit niya yung ano, ginamit niya yung apokalipsis. So paano magdadasal yung patay? Hindi na nga makapagsasalita yan, natutulog na yan ayon sa Biblia. Kaso lang hindi yun yung topic natin. So dito napakalinaw po ng banal na kasulatan. Hindi po ito magkakontra-kontra. So tapos sabi niya yung veneration hanggang paggalang lang. Eh paano sa Britannica, yung veneration, sinasabi dito, in worship, veneration, or distinction within act of worship. So malinaw din pala na yung veneration ay isa sa mga paraan ng pagsamba. So, kaya kapatid, ito ay hindi kabulaanan. Ito ay hindi gawa-gawa lamang. Oh, ito ay napakaganda na sabi po ng Isaiah 44 verse 14. Kung pagkagayoy, ilalaan sa tao upang ipanggatong at kumuha siya yaon ng painit o kanyang paglilibyan yaon na pagluluto ng tinapay o kanyang ginawang isang Diyos at sinamba, ginawa niyang larawang inanyuan at pinatiripaan. So, kumuha ng kahoy, yung iba gawing panggatong, yung iba ginawang Diyos-Diyosan, at ginawang Diyos. So, kapag gumawa ka ng larawan ng tao, tapos sasabihin mo, ito yung mukha ni Hesus Kristo. So, yung kahoy ba na ginawa mo, hindi mo ba pinapakilala na yan ay mukha ni Hesus Kristo? So, malamang, pinapakilala mo na yun talaga. Pero ang tanong dyan, turo ba ng banal na kasulatan? Eh sinasabi, o dito, malinaw sa inyong libro na nagdadasal kayo sa harap ng larawan. Kaya, yun yung sinasabi ng ano, yun yung sinasabi ng Psalms 115 verse
4 to 6. So yun ay ang kanilang mga diyos-diyosan ay yari sa ginto o pilak. Ito ay mga gawa ng ng tao. Kaya kapatid na diyan, ito po ay inilalahad namin para upang kayo magising sa kamalian na inyong ginagawa. Ayaw namin na ang simbahang Katoliko ay mapahamak. Pero bibigyan kita ng talata ni Lord Jesus 360. Sinasabi diyan, sa bayang Katoliko, may mga tao pa ng Diyos. Nawa, isa ka sa mga doon. Oh, maganda ang message ni Lord Jesus. Sabi, bulaan kami, hindi. Pag-aralan mo yung libro. Sa iba pang sa, ano ni Ellen G. White, sinasabi pa na darating ang araw, sila ay lalabas sa kanilang mga churches at aanib sa salin na iglesia or yung remnant church. Yung Apokalipsis, yung binabasa mo, yung may palaspas. Mga banal yun. Pero wala tayong mababasa na mga Katoliko lahat yun. Wala tayong mababasa. Kasi kung pag-aralan natin yung ano, yung Katoliko 110 ano yan nag-exist. So sino ang nagbigay ng pangalan na yan? Si Saint Ignacio. Kung pag-aralan natin ang Biblia, ang itinayo ni Kristo, Church of Christ, pero hindi naman yun talaga yung paksa. Si lumalabas na siya sa paksa talaga kanina. So dito tayo focus sa ano, kung inuutos ba. Kung description po ng mga saints ang pag-uusapan, Revelation 14 verse 12, sinasabi po dyan, here is the patience of the saints, keep the commandment of God and the testimonies of Jesus. Commandment of God yung pag-uusapan, kapatid. Huwag po nating bawasan. Ang nangyari kasi, kapatid, kung mapapansin mo yung 10 utos ninyo, at sa Biblia, so malaki po ang kaibahan. Sabihin ko sa iyo, kapatid. So, bakit? Ayon po dito sa ano, sa inyong 10 utos, ito po ay sa libro ng ano, Hesukristo Gibinisaya. So, Bisaya kasi ito. So, ito sa mga libro din na ano, ng kautosan ng Diyos ay ibinago. So, yung larawang inanyuan, inalis doon sa 10 utos. Sabi dito, sa 10 utos ng Katoliko, ako ang Panginoon mong Diyos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Pangalawa, sabi dito, katotohanan ay huwag kang ipahamak o manumpa sa Diyos. Pangatlo, ipangilin mo ang Linggo, ang mga kapistahan at utos ng Diyos sa Sabat ay Linggo. So alin dito ang ano, alin dito ang pagsamba sa paggawa ng larawan? Iwinala nila. Pero dito tayo sa ano, sa Exodus 20. Yung sa Bible talaga. O klaro dito, huwag kang gagawa para sa inyong sarili ng naukat na larawan o gawa mo ng anuman na nasa itaas. So kaya kapatid, terribly pag nananatili ka dyan. So, hanggat hindi pa uli ang lahat, ano sabi na Revelation? Lumabas kayo, bayan ko. So, kaya, ayaw ko sana, yan po ay hindi po paghahatol. Yan po ay inilalahad kung ano yung nakasulat sa Biblia. Ang Biblia po ay malinaw po ang sinasabi. Sabi pa nga dito, yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, yung mga nagasamba sa mga imahin, ang dagat-dagatang apoy ang kanilang kaparte. Kaya ayaw naming mangyari yun, kaya kami nangangaral. Hindi kami naghahatol, hindi kami Panginoon. So kung basahin mo yung aklat ni Lenjoid, may mga tao pa ng Diyos dyan, kaya kami, mahal namin yung Katoliko. Kaya kami ay nangangaral na para sila ay makaano sa totoong aral sa Biblia. So, hanggang dito lang po yung rebuttal stand at magandang gabi po sa lahat.
Salamat. Ready na, bro. Bro, unang tanong, sabi mo, sumasamba kami sa Rebultong Diyos Diyosan. Pakipangalan niya yung Rebultong Diyos Diyosan namin sa loob ng simbahan. Sima? Okay. Ang tinutukoy po dyan, kapatid, yung gawa sa kamay ng tao, yun po ang tinutukoy na Diyos Diyosan. Pangalan hindi ko moderator, madali lang naman. Objection, pakat na tayong kayang yung ula. Okay. So, yan po ay next question. Kasi, Sunod na lang bro, ang imahe namin, Jesucristo, may nabasa ka ba sa Biblia, letra for letra, Diyos-Diyosan o Jesucristo? Meron wala? Wala po ako nilatag na Diyos-Diyosan si Kristo. Ang nilatag ko po ay yung gawa ng tao, yun po ang Diyos-Diyosan. Hindi po sir. Next question. Di ba yung libulto na Ellen G. White, gawa ng kamay ng tao yun? Ba't yung ginawa? Nututan ba kayo doon? Okay, kapatid. Wala po kaming doktrina na kami po ay nagdadasal doon kay Ellen G. White. Kahit basahin mo yung fundamental belief ng SDA, hindi po kami nagdadasal kay Ellen G. White. Objection, moderator, tinatanong ko lang kung inuto sa kanilang gumawa ng larawan ni Ellen G. White, yes or no. Hindi ko tinatanong kung may doktrina. Okay. So, tatanungin ko yung sagot mo. Hinggil doon sa imahin ni Ellen G. White, hindi po inutos. Okay. Hindi po inutos ng konferensya general ng Seventh Day Adventist na gawan siya ng larawan. Wala po sa doktrina ng Seventh Day Adventist yan. Question na. Baka mababal nga ako. Sunod na tanong, bakit kayo gumawa ng larawang inanyuan? Bawal yan sa aral nyo base sa unawa nyo sa Exodo 20, versikulo 4. Okay, kasi kapatid. Larawang inanyuan yan eh. Okay, kapatid. Hindi po ang Seventh Day Adventist ang gumawa ng larawan ni Ellen G. White. Sunod na tanong, bro. Pinilingkuran niyo ba yung imahe ni Ellen G. White sa gawa ng kamay ng tao? Hindi po. Wala sa doktrina namin yun. Okay, nabasang na ako, no? Sunod na tanong, pag nadudumihan yan, nahalikaban, sino nagkukunas niyan? Yung rebulto ni Ellen G. White o yung mga tao? Okay, kapatid. Kung papasok ka sa church ng Seventh Day Adventist, wala pong rebulto ni Ellen G. White dyan. Jeff, yung director, hindi naman yung Seventh Day Adventist, yung direct. Okay. Hindi din bro sa loob ng ano nyo, direct dun tayo sa MI ni Ellen G. White. Pag nadudumihan ba yan, sino ba naglilinis yan? Sarili na rebulto ng ulo mismo. O tao na naglilinis yan. Sagot. Okay, kapatid. Objection, moderator. Objection. Objection, moderator. Kasi ginamit niya yung rebulto ni Ellen G. White. Isa pa, hindi ko naman di-present yun na rebulto ni Ellen G. White na gumawa kami. Wala yun. Counter-objection, moderator. Diba siya nagbanggit ng Ellen G. White? Hindi ko nga isinarama yan. Kasi Ellen G. White siya ng Ellen G. White. Kaya natanong ko tuloy. Kasi base yan nila. Rebuttal na bro. Okay. Sige. So, okay, wala pong naglilinis. Lilinawin ko yung sagot ko ha. Wala pong naglilinis sa rebulto ni Ellen G. White at hindi po mga membro ng Seventh Day Adventist ang gumawa nun. So, sunod na tanong bro. Kung wala naglilinis sa rebulto ni Ellen G. White, nililinis mo nung rebulto yung sarili niya? Yes or no? Okay. Ang rebulto ay hindi ka makagalaw eh. Paano pa maglilinis sa sarili? So, sunod na tayong bro, dahil hindi niya nililinisan ang tao, ibig sabihin bro, yung rebulto naglilinis sa sarili niya pag maalikabok na siya? Yes or no? Next question. So, sunod na tanong bro, di ba't larawang inanyuan yung nagawa ng kamay ng tao? Yes or no? Larawang inanyuan yun? Yes. Walang explain? Pero... Di ba't ikaw ba?
Ah, sige, sige. Tuloy, bro. Ibigay ka ng explanation, ha? Explanation, yes, gawa ng tao yun. Pero hindi doktrina ng Seventh-day Adventist na gawa ng larawan si Ellen G. White. Wala kang mababasang ganun. Next question. So, sunod na tanong. So, kung gawa ng kami ng imahe ng tao yun, base sa aral nyo, Ecclesiastes, bawal gumawa ng larawang na yun. So, sinusuway nyo yung doktrina, yes or no? So, ang sagot yan ay no. Kasi hindi po kami ang gumawa sa larawan ni Ellen G. White. At hindi po namin doktrina na gawan siya ng larawan. Ganun lang po. Next question. Sunod na tanong, pagmamayari nyo ba yun o hindi? Yes or no? Pagmamayari, yes or no? Ang sagot ko po ay no. Alam mo kung bakit? Hindi po ang Seventh-day Adventist ang nag-utos na gawan ng larawan si Ellen G. White. Wala pong mababasa yan na naggawa ng circular yung Seventh-day Adventist na gawa ng monumento si Ellen G. White. Wala pong ganun. Follow-up question. So, kung hindi pala sa inyo yun, papayag ka kung sakali man na, pero hindi ito, na droging ko yung sarap mo. Payag ka. Droging mo? Droging mo? Pero sunod na tanong na, alam bang may nababasa sa Biblia, letra po letra, na monumento ng Panginoon na sinabi ko kanina? Alam mo yun, di ba? Yes or no? So, mong, yes or no? Ang sagot ko dyan ay, no. Kasi, yung monumento ng Panginoon, hindi po imahin ang tinutukoy dyan, kundi yung pag-alala doon sa Sabat na kanyang ginawa. Next question. Sunod na tanong, bro. Doon sa isa, 19:19, and there will be a monument of the Lord. Tanggap o hindi tanggap? Hindi tanggap. Next question. Sunod na tanong, meron pala kayong mga letra po letra sa Biblia, mga SD Adventist, na hindi nyo pwede tanggapin kasi taliwa sa aral ninyo, yes or no, confirmatory. Okay, hindi po lahat ng litra per litra ay tinatanggap. Tama po yan. Kasi, salamat. Pagano'y natin, tulad lang yan sa tanong kapatid na tanggap mo ba na ang Biblia ay salita ng Diyos lang? Ganun lang din po. Next question. Sunod na tanong, diba ito si Propeta Isaias, ito yung propeta ng Diyos na kailangan yes, na ito So, hindi niyo tanggap yung utos. Sige, sagot, bro. So, sa Isaiah 19:19, yung binasa mo kanina, wala pong sinasabi dito na gawan ng larawan o gawan ng statue yung prophet. Walang sinasabi ganun. Okay. Next question. So, sunod na lang, bro. Sabi mo kanina, hindi mo tanggap to kasi hindi nyo tanggap. Diba si Propeta Isaias, ito propeta ng Diyos? Yes or no? Yes, prophet ng Diyos ito, pero hindi po sinasabi dito sa nilahad mo kanina, nagawan siya ng monumento. Next question. Sunod na lang, diba nakasulat dito, and there will be a monument of the Lord, at kasunod dito sa 20, they shall cry unto the Lord, sa 21, shall worship Him. Dun mismo sa monumento ng Panginoon. Adoration through image to God. Adoration to God through image. Letra po letra. Di ba monumento, statwa? Yes or no? Okay. So, hindi po lahat ng monumento ay statwa. Then, isa pa. Sinasabi dito, sasalin po ng King James Version kasi ito po yung ginagamit ko. Yung tinutukoy po dyan na basahin natin ha. In that day, they shall bear an altar of the Lord. Altar. So, ano yung altar? Monuments ba yun? Hindi. Yun yung na sila ay naghahandle doon. Yun yung altar. Sunod na tanong mo, kasi pinutol mo, ipagpatuloy ko. And there shall be an altar in the midst of the Egypt and a monument to the Lord thereof. Sunod na tanong, bro. Yung monument to the Lord, ano sa original libro manuscript yan kung hindi yan imahe? Okay, kapatid.
Ang ginagamit ko po kasi ay King James Version. So ang sinasabi dito, Altar of the Lord, so hindi po sinasabi Monument of the Lord. King James Version po ako nagbabase, hindi po sa Biblia na ginagamit mo. Next question. Sunod na tanong, bro. Base dito sa original Hebrew manuscript, Masebo means image. Anong mas totoo, yung original Hebrew manuscript o yung King James Version na translate lang? Next question. Next question. Hindi ba, bro, nagtinungaling ka, sabi mo hindi to image, samantala sa original Hebrew manuscript, Masebo. At sa King James Version, yung Masebo, ilang beses yan na italin na image, King James Version. Okay. Yes, palagay natin, monument yan or image, pero hindi po inotos dito na gumawa ng imahin. Kung King James Version po yung pagbabas yan, tapos sa ano po ng King James Version, ito po ay pinakamalapit na salin ng Biblia doon sa Latina Vulgata. Sa conclusion po, ang masasabi ko lang sa paksa namin, so ito po ay matibay na utos ng Diyos. Ang Biblia po ay hindi magkakontra-kontra na yung tinutukoy na Diyos-Diyosan dito, yung mga gawa ng tao, gawa sa kamay ng tao. Kahit yan ay rebulto ng saints. Pag nagdadasal ka sa harap ng rebulto na yan, yan po ay prohibited from the word of God. Mababasa po natin sa Exodus 20 verse 4 hanggang 5. So, at saka sa Isaiah, tinutukoy po dito na bakit hindi tayo magsisimba dyan. Dahil yan ay ginagawang panggatong eh. Tapos ginawang imahin, tapos pinatiripaan, at ginawang Diyos. So ang Diyos kapatid, hindi yari sa kahoy, sa ginto, or anong bagay. So yung tinutukoy niya kanina, na rebulto ni Ellen G. White, wala mang doktrina ng Seventh-day Adventist na gagawa ng imahin si Ellen G. White, pati pangaral sa mga tao, walang ganun. Kahit uubusin mong ano yan, kahit sa mga ratings ni Ellen G. White, wala tayong nakasaad na ganun. So kaya yung mga paratang niya ay wala talagang katotohanan. Sa isa pa, kung inuutos ng Diyos na gawa ng monumento ang mga banal, eh bakit kung nasa sa Samaria? Eh mga lalaki ng Diyos to eh. Sabi dito sa 2 Kings 23 verse 17 na mga lalaki ng Diyos. O bakit nagalit ang Diyos? Mga tao niya pala itong ginawa ng monumento eh. Pag-aalala sa kanya. So alam mo, kung pag-aralan mo yung kasaysayan ng Israel, bakit sila na-apostasiya? Kasi na-divert yung kanilang pananampalataya doon. Like for example, sabi ng Panginoon kay Moses sa Numeros, gumawa ka ng bronze na ano, na serpent. So anong nangyari sa mga Israelitas? Kalaunan. Yun ang kanilang sinamba. Tapos isa pa, kung utos ng Diyos yung pag-uusapan kapatid sa templo, o sa Old Testament yung pagbabasihan, kung ano yung nakalagay doon, cherubins lang eh. Tapos pagdating sa simbahan ninyo, ang dadami. Utos pa ba ng Diyos yan? Hindi. Kaya, kapatid, sa negative side, ito ay matibay talaga na paninindigan na ipinagbabawal talaga ng Diyos. Kasi kung ang Diyos ay hindi pa bago-bago ng kanyang sinasabi. Kung ano yung hindi, hindi talaga. Kung naalala natin yung Ark of the Covenant, ang kailangan talaga na magbuhat doon yung mga priest lang. Tingnan mo si Usa, maganda yung ano niya, maganda yung intention niya na i-save yung Ark. Anong nangyari? Namatay si Usa, hinawakan niya yung ano. Kaya kapatid, bilang tagasunod ng Panginoon, sundin mo kung ano yung ano nakasulat sa Biblia. Huwag mong dagdagan, huwag mong babawasan. At saka huwag mong i-divert yung kuan. Kasi kasabi ka ng image dyan, image of the invisible God, si Jesus Christ. Idudugtong mo, image o imahin. Gagawan ka agad ng imahin. Brad, huwag na tayong maglokohan pa. Yung nasa church ninyo, hindi talaga si Kristo yan. Wala pang camera ng panahon na yun, 33 AD. Kaya, kung ma, ano mo,
Iba't iba ang mukha ni Jesucristo sa loob ng may Santo Niño pa. Kaya ako kapatid, ayaw ko sanang mamuna sa mga Katoliko, no. Pero dahil ito sa nagyaya ng debate, so gusto ko lang sanang maituwid kayo sa inyong pagkakamali. Para sa pagdating ng araw, wala akong pananagutan sa inyo. Nasabi, uy, bakit hindi sinabi ni ganito ganyan? Kaya bilang negative side, so matibay po ang ating paninindigan, pro Bible. Ang usapan ko sana ay New Testament niyo, gumagamit siya ng mga referensya. Oh. Nandito na po. Okay. May nag-ano kasi. May nare-record ako. Nare-record. Ano ito, moderator? Okay. So, kapatid, nandito pa ako. So, yun ang gusto kong na ito po ay hindi po paghahatol. So, ito po ay ang aming gawain. Ipalaganap yung tamang katuruan sa Biblia para wala pong sisihan sa huling araw. Yun po ang aking rebuttal stand at magandang gabi po sa lahat. Okay. Una sa lahat, wala naman akong tutol sa lahat ng yun. Kahit yung sinabi niya kanina sa external evidence, lumulod naman talaga kami sa harap ng imahe. Kasi nakasulat nga yan, bro. Kaya 19 and a monument to the Lord thereof. Pag binasa mo yan sa 19:20, it shall be a sign for a testimony of the Lord of hosts. And they shall cry to the Lord of the oppressor, and shall them give them a savior and defender to believe. Sa 21, and the Lord shall know the Egypt, and the Egypt shall know to the Lord that day, and shall worship him. Kita mo na. Doon lang sa lugar na may monument. Pero hindi ibig sabihin, doon mismo kami sa monument tumamba. Kaya nga, worship to the Lord. Eh. Saan? Doon sa may monument. Letter for letter. SS-19-19. Na hindi mo tanggap. Hindi mo tanggap to. Eh, binanat mo yung King James Bible. Tapos, pumanig pa rin sa akin. Kasi sa original Hebrew manuscript, masebo yung monument dito. Masebo. Ibig sabihin, image. Tapos, yung masebo, may silent King James version na image. Actually, wala ka naman na rebat eh, dito sa mga talata ko. Parang ano to bro, ang dating bro, pasariling kaulugan to, masama yan bro. Kasi wala naman nakalagay na sabat, kung ano-ano. Actually bro, dito sa 2 Pedro 1.20, una sa lahat, dapat ninyong malaman na ito ay walang propesya na nakasulat. Nagmumula sa sariling pakaulugan. Kung mong bigyan ng pahulugan, pag bago sa'yo yung talata, pag-aralan mo muna, huwag yung bigyan ng pahulugan. Lantara na nga, eh, monumento, letra o letra, sariling pahulugan, sariling pahulugan, sariling pahulugan dito, yun na kayo na iya. Tapos, kami pa ito nagkakasala, eh, kayo ito nagbibintang, Exodus 20:16, tsaka Deuteronomy 5:20, kaya nga sa Mateo 7:1-3, huwag nga kayong humatol nang kayo hindi mahatulan, may monument rin kayo. Pagkat ahatol kayo ng Diyos, ayon sa inyong iahatol, huwag niyong punay ng ibang tao, nitroso kayo sa inyong mga mata kasi may monument din kayo. Actually bro, three question ko lang yun, hindi ko naman yun babasahin talaga. Hindi lang ko lang kung ano feelings mo bro eh. Joke lang yun bro, wala kong ano doon. Walang Katoliko na magbibintang sa inyo. Yun ang katotohanan kasi hindi may makasalanan. Hindi kami nagbibintang, sumusunod kami sa utos ng Diyos. Exodus 20:16. Joke lang yun. Kaya nga, sa totoo lang, marami din sumisira sa imahe namin. Eh, nakasulat naman talaga yan. Di ba sinunog yung imahe ng imbahan namin dahil sa maling, maling interpretasyon. Ito, babasahin ko sa'yo bro. Dito sa... Ay, sa awit, no? Nakasulat dito bro. Letra for letra. Ito, awit. Tara na ba? Ito, awit 54, talatang 5-7. At sa loob ng templo na yari ng mga kahoy,
na magmula sa pintuan, uy sinibak at pinalakol ang lahat ng inukit ng mga kahit sa paligid ng templo ay dinuog ng kaaway ng malpit. Makita niyo, sinusunog yung himba naman kasi alam, akala niyo, Diyos-Diyosan yun eh. Hindi naman Diyos-Diyosan yung bro, wala kang mababasa sa doktrin namin, binasahan na kita ng CCC, wala kang mababasa sa marambahan sa bulsong Diyos-Diyosan. Uts nga yan, bro. Actually, bro, meron pa ako dito, letra for letra. Kaya nga yung mismong si Pablo, Galatias, uno, letra for letra, O foolish, gracious, what a magician, if it mutize you, cast an evil spell upon you, for shall to see the meaning of Jesus Christ, clearly who I have waved a placard before you with a picture of Jesus Christ crucified, letra for letra, imahe ni Cristo. Gumamit pala yung mga apostol eh. Kaya napatunayan ko dito, true church pa. Kaya ako po pa daw talon-talon sa ibang topic. Eh, siyempre, sinusundan ko yung tanong mo. Out of topic na yung tanong mo, sigot ako nasagot eh. Kaya ala, pag ganyan talaga, sinasagot lahat ng tanong mo, at out of topic na, sinasagot ko pa rin, letra po letra, eh, panalo na ako dito, bro. Yun talaga yan. Kasi ikaw, pass ka ng pass eh. Kahit nga sa sleeping suit, kahit kaya sa labanan doon, hindi daw patay ito yung nabasa ko. Eh, patay na yun. Kaya nga mga kaluluwa yun eh, sa talatang 9, sa talatang 10, sa Apocalypse, sa talatang 10, sila yung nanalangin sa Diyos, mga paray na, sa blind ninyo, alam nyo, sleeping soul. Ano ba yan? Abot na sa sleeping soul. Ikaw nagtanong nyo, bro eh. Pinakyan ko lang, bro. Binasa ko sa letra for letra. Pati yung sa mga sinta langit. Hindi kayo yung bro, kasi wala naman kayong paspas. At hindi kayo saints kasi para bintang kayo, bro. Napatunayan natin dyan dito, Exodus 20:36. Huwag kang magbintang na maling patuturo sa iyong kapwa. Letra for letra. Sige bro, yun lang. Bro, ladalan. Salamat bro. Wala sa manong loob to. Actually, sana yun ako dito. Ito, libidos tayo. Alam mo, tila ilibid natin sa gantong laban mo. Salamat sa pagbabalak ng anak. At sa binabati ko lahat ng mga nagpapabati sa akin. Kahit pa may mga supporters na. Kahit na sa kulang lang po. Si Jano, si Presto Tumulak. Si Presto Tumulak. Ito si Bradwell. Sa lahat ng CMD dyan, sa lahat ng mga nakakasiring ko dito sa online. Tsaka sa, siyempre, sa Devcon, no, salamat at na-record. Kundi dahil sa inyo, siguro, hindi na-record ng laban na to. Tsaka, siyempre, kayo, bro, Ladaran. O isang magaling na debater. Sana, bro, maulit pa to, bro. At yun lang, ayun, bro, sa atin, siyempre, ano to, eh, dito, kailangan talaga ganun yung ano natin. Pero, in reality, magka-friends tayo lang dito, bro. Wala yun, bro, sana, wala sa mga. Tsaka, sana, mayroon pa tayong ibang tema, ano, mapag-aralan. Para siyempre, para na rin, alam mo na, mailahad natin yung pananampalataya natin kita. Yun lang at maraming salamat bro, Ferdinand, no? Maraming salamat. Ciao bro, lahat. Salamat.